kapatid, kapag ang ego natin is properly placed or nasa tamang disposisyon ng ang ating ego, ang ating self-awareness, ang ating mga sarili, magiging tama ang pagsamba na gagawin natin. Amen po ba? Amen. Wala tayong ibang sasambahin kundi ang Panginoon lamang. Hindi natin sasambahin ang ating sarili. Yes. Amen po ba? Amen. Kasi that is one form of idolatry. Sabihin po ninyo, idolatry. Idolatry. Yan po ay mortal sin. Pagkakaroon ng ibang disposisyon bukod sa Panginoon. Kapag meron tayong bisyo, meron tayong idolatry. Bakit? Kasi yung idolatry, mga kapatid, ito yung pag-agaw ng mga bagay sa mundong ito sa lugar na dapat nasa puso natin para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Nasusundan po ba natin? Ayan. So tuloy po natin na we hide behind our positions. We intimidate others. We control others. Ayan, may mga taong ganito, napaka-controlling. Gusto ko ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan pa. Ganyan po. And we don't constructively accept feedbacks. Ayan. Ito po ang pinaka-importante, mga kapatid, ano? Dahil nga, mali yung ating pong ego, mali yung self-awareness po natin. Kapag napangunahan tayo ng takot, kapag merong mga criticism na dumating sa atin, kapag merong correction, kapag merong feedback, we don't take it constructively. Ang nagiging lagay, nagiging defensive tayo. Pinagtatanggol agad natin ang ating sarili. Nasusundan po ba natin? Nasusundan po ba natin? Amen. Hindi hayaan po natin na ang Diyos ang humusga sa atin, hindi lang ang tao. Amen. Because at the end of the day, ang Panginoon ang magsasabi, hindi ka pumasok ka sa aking kaharian. Amen. Ang Panginoon din ang magsasabi na ikaw din ka muna. Hindi ka pa matuwi. Yes. Amen po ba? Amen. Nasusundan po ba natin? Sabi nga sa Proverbs chapter 29 verse 25, ano? Fear of man will provide, will prove to be a snare. But whoever trusts in the Lord is kept safe. Alam niyo po yung snare? Hindi po yung pinapalo sa trap sana, snare ha? Sabi snare, banta. 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 Parang threat. Yan. So, fear of man will prove to be a snare. Ang takot sa tao, ito'y banta lamang sa atin. Ano po? Pero ang pagtitiwala sa atin pong Panginoon, ito pong magiging dahilan para maging ligtas po tayo. Nasusundan po ba natin? Now, balikan po natin ang topic po natin for this evening. So, proper disposition of our ego. Proper placement of our ego. Ibig sabihin, yung tamang pagkakilala natin sa sarili natin. Kasi nga hindi tayo mga Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kahit na ikaw ay isang leader sa isang community, sa isang grupo, kapatid, hindi ka Diyos. Yes. Hindi ka bathala. Yes. Ano po, we are all under subject, under corrections. Yes. Ano po, lahat tayo sa ilalim sa pagtutuwid, sa pagtatama ng ating pong Panginoon. Kasi lahat tayo, nagkakamali. Now, yung proper disposition ng ating pong ego, mahalaga po ito para alam natin kung paano natin sasambahin ang Panginoon. Amen. Kung ano yung pagsamba na nakalulugod sa Kanya. Kung ano yung maibibigay natin sa Kanya na hindi lang tayo napipilitan kundi mula sa ating puso at alam natin na ito lang ang maihahandog natin sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Nasusundan po ba natin? Amen. Kapatid, ang isang bata ano, sa loob ng tahanan, kapag siya ay may proper disposition, meron siyang respeto sa kanyang magulang. Sumusunod siya sa sinasabi ng kanyang magulang. Sumusunod siya sa pinapayo ng kanyang magulang at alam niyang mahalin ng tama ang kanyang magulang. Tama po ba? Amen. Pero kapag ang bata nawawala na sa proper disposition, nalilimutan niya ng lugar sa kanyang sa bahay, sa tahanan, nalilimutan niya na anak lamang siya, nalilimutan niya na siya ay palamunin, sorry for the word, nalilimutan niya, ano po, na kailangan niya ng paggabay sa kanyang buhay. Kapag ang isang kabataan na tututong sumuway, tumigas ang ulo, walang magandang pinupuntahan ang kanyang buhay. Amen. Nasusundan po ba Amen. Natin? Amen. Ito po ang pinaginilayan natin this evening. Ano? Sabi nga ni Albert Einstein, ano po? Sabi ni Albert Einstein, more knowledge, it means lesser ego. But lesser knowledge, more ego. Makahulugan po ito mga kapatid, bakit? Kasi kapag ang isang tao, the more we learn, the more we gain wisdom, the more we become humble. Amen. Amen po. Yes. The more we learn, the deeper we know the will of God sa ating buhay, the more we become humble. Nagiging mas mapagpakumbaba tayo, bakit? Kasi alam natin mga kapatid, na yung karunungan na nagmumula sa Diyos, ito ang nagpagtutulong sa atin na marami ka pang hindi alam. Yes. Amen. Amen. Pero, the lesser knowledge, the more ego.
Mas nakukontain tayo ng ating sarili. Ano po? Nakukontain tayo ng ating sarili. Kaya nga, kapag lesser knowledge, lesser wisdom, ang laman lang ng iyong isip at puso, yung sarili mo na. Kaya yumayabang ang isang tao. Nasusundan po ba natin? Amen. Nasusundan po ba natin? Tanungin niyo yung katabi mo. Mataas ba ego mo? Mataas ba ego mo? Ano kaya sagot niya? Patilayan po natin yan, mga kapatid, ha? Patilayan po natin yan. So, our ego or self-awareness, ano po? Our ego or self-awareness must be properly understood according to the purpose of God for us. Ang ating pong self-awareness, ang pagkakakilala at pagkakalam natin sa ating sarili, kailangan maunawaan po natin ito ayon sa purpose, sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kasi nga, we are just instruments. Amen. We are just servants. Yes. We are called to serve others. Amen. Not to be served. Amen. Tama po ba? Amen. Ito ang purpose po natin. Para gamitin ang ating pong buhay, para paglikuran ang Panginoon. Kaya naman, hindi tayo ang dapat sinasamba. Amen. Nasusundan po ba namin? Hindi natin sinasamba ang ating pong mga sarili, kundi ang ating Panginoon. Amen. Now, meron pong dalawang kahulugan ang ego na ating pong maaaring mapagnilayan. Do we edge God out sa ating pong buhay or do we exalt God only? Yan po maaaring maging kahulugan ng ego sa ating buhay. Kapag properly placed or nasa proper disposition ng ating ego, yan, sabi nating mga pride sa ating pong buhay. Kasi nga ang pride is consciousness of one's own dignity. Kapag tamang pagkakaunawa natin, i-exalt natin ang Panginoon. Exalt God only. Ang Diyos lang ang itataas natin sa ating buhay. Amen. Pero kapag mali ang disposition po natin, we tend to edge God out. Pag sinabing edge, alam niyo po yung dulo ng bangin. Yun po yung edge. Yung dulo ng bangin. So kapag tayo po ay mali ang ating ang disposition natin sa ating pong ego, ang tendency, alisin natin sa ang Panginoon dun sa edge. Ano po yung sabihin? Aalisin natin siya sa picture. Ano po, ang magiging laman ng picture, ang ating sarili lamang. So, inaalis ba natin ang ating Panginoon? O siya lang ang nagiging sentro ng ating pong buhay. Ito po magandang pagnilayan po natin. Now, how do we edge God out? Paano ba natin ginagawa na inaalis si Lord sa picture? Sinasamba lang natin ang tama lang at ang mabuti lang tayo lang sa ating sarili. Una, we edge God out when we put something else in His place as the object of our worship. Inaalis natin ang Panginoon, inaalis natin yung kapuli sa Kanya na dapat sa Kanya lamang. Kapag meron tayong ipinapalit doon sa posisyon niya na dapat, siya lang ang sasambahin natin. Kaya nga nagalit si Yahweh nung pagbaba ni Moises, hindi po ba? Yung bayan, yung gumawa na ng ginito ang bull, ano po, toro, pati ng kanilang sinamba. So instead na si Yahweh ang kanilang sambahin, yung toro na ang kanilang sinamba. So they edge God up. Inalis nila ang ating pong Panginoon. Nasusundan po ba natin? Amen. Nasusundan po ba natin? Ngayon mga kapatid, hindi po tayo sumasamba sa baka. Yes. Baka. Hindi na tayo sumasamba sa toro. Yes. Ano po? Pero ano ba yung mga bagay na ipinapalit natin sa ating pong Panginoon as an object of worship? Kapatid, namumunod yan yung pera. Ang tao, kapag may pera, nagbabago ka. Yes. Ang tao, kapag walang pera, nagbabago din ang ugali. Nasusundan mo ba natin? Amen. Pero kapag properly, nasa proper disposition ng iyong ego at self-awareness mo, may pera ka man o wala, hindi magbabago ko gano'n. Amen. Bakit? Kasi alam mo, ang sentro ng pagsamba mo at ng buhay mo, hindi ang pera. Yes. Ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Nasusundan ko ba natin mga kapatid? So, we edge God out. Inalis natin si Lord's picture. When we put something else in His place as object of our worship. May mga taong uhaw na uhaw sa posisyon. Hmm. Nasusundan po ba natin? Amen. Kasi yun ang sinasamba nila yung posisyon. Kapag nagkaroon sila doon, masaya sila. Hari sila. Pati hindi yun ang sentro ng ating buhay. Amen. Nasusundan po ba natin? Amen. So we edge God out when we put something else in His place as the object of our worship. Pangalawa, we edge God out when we rely on other sources of our security and sufficiency. Tanungin niyo katabi mo, secured ka ba? Secured ka ba? Ano kaya ang sagot niyo? Yes. Sabi mo sa kanya, kuha kang insurance. Thank you, brothers and sisters. We edge God up
Kapag sa halip na sa Panginoon tayo natitiwala ng ating security, na nagbibigay ng nagsusuffice sa atin, may sufficiency yan, eh? Kapag ibang bagay ang dinidependyan natin, inaalis natin ang Panginoon sa picture. Amen. Nagiging mali ang ating ego. Nagiging mali ngayon ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya mga kapatid na sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kailangan maunawaan po natin kung ano yung pagtitiwala sa Panginoon. Kapatid, dumadating talaga sa pagkakataon, ano po, na meron kang matinding pangangailangan. Immediately, kailangan mo ng solusyon. Pero parang walang pagkilos ang Panginoon. Nararanasan niyo po ba yun? Amen. Nararanasan niyo po ba yun? Sabi ng isang preacher na aking napakinggan, mga kapatid, na napakaganda nung sinabi niya kasi nga, sa mga ganung pagkakataon, ang gustong makita ng Panginoon, hindi makita niya, kundi ipakita sa iyo, kung kanina ba talaga nagtitiwala. Kasi kapag ang isang tao under testing, under trials, under struggle, diyan mo makikita kung ano talagang laman ng puso niya, kung sino talaga ang pinagkakatiwalaan niya. Tama po ba? Amen. Kasi kung sino ang pinagkakatiwalaan natin, doon tayo unang tumatakbo kapag meron tayong kailangan. Nasusundan po natin. Amen. Yeah. So, we edge God out when we rely on other sources of our security and sufficiency. Kapatid, lahat na nagtitiwala sa Panginoon, iniingatan po kayo. Amen. Amen po ba? Amen. Ang ating pong pananampalataya. Sabi nga kasi ng Panginoon, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang tao ang ako'y kikilanlin. So, kumikilala na tayo sa Panginoon, kaya iniingatan na po tayo. Amen. Amen po ba? Amen. So, kumikilala na tayo sa Panginoon, kapatid, magusto mo na, magtiwala ka na sa kanya. Magtiwala ka na sa kanya. Amen po ba? Karating yung katabi mo, sabi mo sa kanya, magtiwala ka kapatid. Magtiwala ka kapatid. Bago matapos ang taon. Bago matapos ang taon. Marahalaya ka sa utang. Amen! Amen po ba? Magiging malakas ang amen pag marahalaya sa utang. Lahat tayo may utang, ano po? Ayan. Pero ang Panginoon ng mga kapatid talaga makakatulong po sa kanya. Kaya kinaniyahan na tayo magtiwala sa kanya. Pangatlo, we edge God out when we put others in His place as our audience of self-worth. Ito pong gusto kong maunawaan po ninyo. No? Kasi, wala tayong ibang dapat maging audience sa paglilingkod natin at sa ginagawa nating kabutihan, kundi ang Panginoon. Amen. Sabi nga sa subtitle, ano? Yung subtitle talaga yung kanta. Sabi sa subtitle, kapag nagiging mas mahalaga na ang sasabihin ng tao, kaysa sasabihin ng Diyos. Kapatid, kapag gumagawa ka ng mabuti, kapag gumagawa tayo ng mabuti, may naka-appreciate man o wala, gawin mo pa rin. Amen. Amen.